Sa ating sumbong atraksyon naman, magkakapatid po ito. Si Liana Evangelista, ito po yung panganay. Si Light Elijah, Lyra Luwalhati, and Lana Bright. Ito po yung minor. Si Lana Bright po ay minor idol. Nireklamo nila ang kanilang nanay dahil grabe na raw ang pang-aabusong ginagawa nito sa kanila. Bukod pa rito, idol, ayaw raw nitong magtapos sila ng pag-aaral. Sige, yung nakakatanda, si panganay, si Ma'am Liana. Yes po. Mahaba yung pangalan mo. Ano yung shortcut sa name mo? Anong Lay na lang po, Lay. Sir. Magandang hapon sa iyo, Lay. Magandang hapon din mo. Po. Sinusumbong yung nanay nyo. Una sa lahat, nasaan yung papa nyo? Ngayon po, nakababa po si daddy. Pasakay na po siya sa October 15. Barko? Yes po. Okay, ano itong reklamo nyo sa nanay nyo? Ang una ko pong nireklamo is yung grades po namin. Actually, ako po, naayos lang dahil kinuha po ako ng tito ko at sa awa naman po ng Diyos, nakapag-take ako ng acceleration exam from grade 1 to 4th year. Yung mga kapatid ko po, wala silang grades na form 137 and 38 from grade 1 to hanggang ngayon dahil po, i-enroll sila ng nanay ko po sa private school sa Cavite po. Pagkatapos naman i-enroll, maski po sa akin ginawa na yan noon. Okay. Pagkatapos po ni mami i-enroll, ang gagawin niya, pagdating ng third or second grading, hindi na po kami papapasukin. Bakit? Ang katwiran niya po, pag magtatapos daw kami, lalaban lang daw po kami. Wow. Sobra. Yun lang ang dahilan niya, kaya ayaw kayo niya paaralin. Yes, dahil sir. Baka kapag lumaki kayo, lalabanan niyo siya? Yes, sir. Kaya sobra yung... Seryoso kayo? Seryoso po, yes, sir. Pwede nyo, ako po sir, hindi po ako pumunta dito sa malaking istasyon na to para lang po manira. Pumunta po ako dito para matigil na po yung ginagawa niya, hindi lang po sa amin, pati po sa bawat school na pinanggalingan namin na tinakbuhan niya yung mga private school, pati po sa mga barangay na mga inutangan niya. Okay, sandala. Baka naman wala siyang kakayahan na, wala ng pera, wala ng suporta galing sa papa niyo. In fairness to her, ha? Kaya siguro bibitaw na siya eh, walang pera. Hindi po sir. Pangbayad sa tuition dahil private eh. Si daddy po, walang palya ang sahod ni daddy na pinapadala sa kanya dahil yung company po ni daddy, hindi naman po sa pagyayabang, eh malaking company rin po, okay. Crewing company. Nanay Catalina, magandang hapon. Magandang hapon po sir. Ito mga anak mo nandito sa amin, ang kanilang sumbong sa pagkalagitnaan ng pag-aaral nila. Pinupulot mo sila dahil ang iyong pong thinking, eh pag lumaki kasi ito, pag nakapagtapos na to, lalabanan lang ako, kaya ayoko na itong patapusin sa pag-aaral. Tama sir, ba? Sir, wala pong ina na gagawin yun. Yan po si Liana, binugbog po ako niya ng pag-uwi ko. Ang tawag po niyan sa akin, Roberta. Mababasa niyo po ang sulat niyan, tinuruan niya pang magnakaw yung mga kapatid niya. Ito po yung sulat niya ng pagnanakaw ng mga gamit. At meron po kami usapin noong 2016. Doon sa DSWD IMOS, yung dalawang bata po na yan, ibinigay na po sa akin niya ng IMOS, DSWD. Siyempre po, pag sumasakay sa barkong asawa ko, pobre. Minsan pagbaba, marami kaming babayaran. Yan pong bata na yan, kauuwi lang. 2016, naglayas yan. Tumira sa hipag ko na mayaman. Tapos, ang ginawa niya ngayon dito, meron kaming medical legal, dumating po ako ng July 2019, ito, 17, sa bahay sa Amaris. Ang tinira ko po doon yung tatlong bata. Yan po, wala yung ginawa kundi i-hack yung FB, yung Messenger. Yung daddy niya, nagkaroon ng babae. Sandali lang po, mama. Sandali po. Totoo ba na minumura mong nanay mo? Ang totoo po niyan, hindi po. Pwede niyo pong tanungin yung mga pinanggalingan namin na school sa Cavite. Nanay Catalina, kung totoo tong sumbong ng mga bata, meron kang kasong harapin dito, madam. Sir, child abuse po ito. Hindi po. Yan pong bata na yan, yan po ang maraming ginagawang kalokohan. Ang eskulahan po, in-enroll ko mga anak ko sa public na po dahil yun ang sabi ng asawa ko. Yan pong bata na yan, may usapin kami dito sa Biyernes, sa DSWD. Ayaw niya po na magkasama kami uli ng daddy niya. Yung kabit po ng daddy niya, si Honey, si Guzman, si Paolo, ang tawag niya, tita. Andito po yung mga record na sinuturuan niya yung daddy niya. May medical legal po ako na sinasabi niya dito na binugbog ako niya tapos sinasabi niya sa mga kapatid niya na magnakaw. Okay. Yan po, hindi ko sila in-enroll. Sige ma'am, sandali lang po ma'am, bago tayo maubusan ng oras. Mr. Evangelista, magandang hapon po. Yes, po. Sir, kanina po kayo nakikinig. Opo. Ano po yung take nyo dito sa mga sinasabi po ng inyong misis at sinasabi po ng inyong mga anak? Yun nga, hindi sila magkasundo dahil yun nga. Sir, ikaw nakakalam dito dahil ikaw yung tatay, pari di pamilya. Sino ba talaga mo yung problema dito, sir? Hindi ko rin kuni, pareha silang ano eh.
na parehas may problema. Dahil, nag-usap-usap na ho ba kayong pamilya? Kinausap na ho ba si Mrs. at saka itong mga anak nyo? Nag-usap-usap kami noon. Kaso itong panganay ko ayaw naman kasi sa nanay niya. Bakit po? Siguro, yung naman ka sundo. Sir, pwede po ba? Totoo ba, sir, na itong panganay niyo raw ay palaging kaaway ng misis niyo at kuminsa minumura daw si misis? Minumura niya. Narinig niyo po yun? Opo. Sa mga fan, sa messenger niya. Sa messenger? Oo, ay ano dito. Tapos sabi niya, pati na ako minumura niya. Pati ano po? Pati? Pati din ako. Nung ano, pinagmumura ako niya, kaya minsan sumasama din ang loob ko. Sabi ko, kahit na magkamali ako ng tatay niyo, nanay, huwag mong kami ganyan kasi pinalaki naman po kayo ng maayos. Okay, sandali lang po, Sara. Lay, Iha. Yes po. Nanay mo, minumura mo. Tatay mo, minumura mo. Hindi ko alam kung paano pa kita matulungan dito. Nawalan ako ng gana. Sir. Ayan po, tatay mo nagsalita na. Sir, yung sa tatay ko po, hindi ko naman po siya minumura. Ang sabi ko lang sa kanya na word, Daddy, napaka-bobo mo. Ganyan na ginawa sa atin. Kasi ganito po talaga. Pero Iha, you don't have any right na tawagin yung papa mo bobo. Kasi kung bobo siya, wala ka dapat dito sa mundo. Nagpapasalamat diba? Naman po ako. Kaya nga, so do not call your father bobo. Sorry po, sir. Kasi pag tinawag mo siyang bobo, pati ikaw bobo na rin. Dahil saan ka nang galing? Sa kanya. So kung bobo siya, bobo ka na rin. And then kung bobo siya, ibig sabihin, naging bobo siya dahil pinanganak ka niya. Nakita mo yung yes way of po. Reasoning ko? Yes po. Okay. Saka, Iha, hindi mo dapat nilalabanan ang parents mo. Kahit pa may pagkakamali yung mga parents mo, you don't have the right na para labanan sila, sigawan sila, call them names. You don't have the right. Nangangatwiran lang naman yes, po ako. Yes, pero do not use the word bobo or mura na pero para... Pero hindi naman po yung totally na mura. Maski na, alam mo, Iha, nung... Malit pa ako, never in my wildest dreams or in our wildest dreams, natawagin namin bobo ang daddy at mami namin. I don't know, ito na ba yung mga kabataan ngayon? Sorry po, sir. Pero in the old days, sa panahon namin, nako, isang tingin lang ng father namin para na kaming poste ng Meralco. Pero kayo, kaya nyo murahin yung parents nyo? Come on. Sir. Yeah. Ganito na ba yung mga millennials ngayon? Anyway, yeah, ganito na lang. Nakikita ko may problema ka. Yung father mo nagsalita na, yung mother mo nagsalita na, gagawa na lang kami ng paglapit sa DSWD para i-assess yung inyong sitwasyon. Kung meron talagang pagkukulang si mama nyo, then pagbabayaran niya. Pero sa nakikita ko po, Iha, parent din ako eh. Pero yung mga anak ko, and I'm very blessed kasi never akong nilabanan ng mga anak ko. Kahit na at times I'm not a perfect father, not a single tiny word na nakasakit sa damdamin nagbitaw yung mga anak ko. One of these days, magiging parent ka rin. Yes. Sir, pwede ko po ba sabihin yung side ko kung bakit? Bakit po, ma'am? Sir, sige po, give it na po na mali po ako. Sir, sinabi ko lang naman po yun kasi paulit-ulit na nga po ginagawa ng parents ko. Ang gusto ko lang naman... Ano pong ginagawa ng parents mo? Ayun nga po. Yung si mami, tatakasan niya yung mga... yung private school. Tapos, yes po, yung pinakahuli pong school namin, ay school ng mga kapatid ko, sa public na po. Tapos, kung kakausapin niyo po doon ang registrar, ang sabi sa kanila na nanay ko doon, ay yung school daw na pinanggalingan, which is Victorious, sa may magkatabi lang kasi yon nasunog daw, kaya daw wala okay. Silang yeah, 137. Bago tayo mabusan ang oras, gitong gagawin ko ano. Ilalapit namin tong kaso niyo sa DSWD para gagawin ng assessment ng mga social worker upang malaman kung sino talaga sa inyo yung sabing totoo at kung ano yung narapat para sa inyo kasi mga minor pa kailangan na ito. Okay? Kailangan pa ng gabay sa inyo. Lalo pat ngayon pala, hindi na kayo nagkakaintindi ng inyong parents at ayaw mo nang sumama sa mama mo. You want to be on your own. How old are you? 20 po. 20? Well, then, pwede ka na umalis sa poder ng mama mo. You're 20 years old kasi alam mo ba sa ibang bansa tulad ng Amerika, 18 years old, palalayasin ka na. Sir, kwento ko lang po yung sa site. Ganito na lang, bago tayo maubusan ng time. Pupunta rin dito yung parents mo tomorrow. Okay ba? Ma'am Catalina, pwede kayo pupunta bukas? Opo. Eh, paano po yung mga bata? May pamasahe po ba sila? May pagkain po sila? Ako na pong bahala sa pamasahe pagkain nila. Ako nang bahala, ma'am. Bukas, ma'am. Kita mo? Sandi lang. Kita mo yung mami mo? Concern pa rin sa pagkain? Mami, sir, hindi po yan totoo. Mga kapatid niya na po, dito ko na po sa kalola ko po. Nag-a-acting lang po yan ngayon, sir. Please, sir, i-background check nyo na lang po siya. Sige, kaya nga po, ganitong gagawin natin, ma'am. Ano? Babalik kayo dito bukas, Lay. Yes po, sir. At pati si Nanay Catalina pupunta rito.
Pero bago kayo pumunta rito, gagawa na kami ng investigasyon at kukonsulta na kami sa mga taga-DSWD sa barangay. Gagawa kami ng konting research para malaman namin kung ano talaga ba ang totoong sitwasyon. Sige, Nanay Catalina, asahan namin kayo bukas, ha? Opo, sir. Sir Ramil? Yes, po. Nakasampa na kayo ng barko? Hindi pa po. Itong October... Sir, pwede ba kayo pumunta rito bukas? Okay po. Sige po, bukas sir, ha? Mausap-usap tayong lahat. Ang nangyari po noon, in-enroll ulit ako sa private school sa Seven Seas Academy po sa May Mambog. Tapos yung principal po namin yun, si Sir Anthony po, yung allotment po ni Daddy, nagpadala po siya doon. Tapos, 6,000 lang, ma'am, kakababa lang ng dati ko, 6,000 lang. Nagmamakaawa ko sa kanila, May, bayaran mo na to, si 6,000 lang. Wala akong hinihiling sa'yo noon pa kung hindi ito. Sasabihin niya sa akin, uunahin mo pa yan, eh marami nga tayong babayarin na utang eh. Tapos, nung dumating nun si Daddy, sabi ko, di, may utang pa kami sa school para lang makuha ko yung grades ko, bayaran mo di, para makapag-take ako ng mga state university ka ako. Kinonsaba po namin yung principal na yon na si Sir Anthony de los Santos po. Kinausap ko yung principal na siya muna magbayad ng balance sa school para makagraduate po ako. Lahat po yan totoo. Kung iti-check nyo po sa bawat barangay, sa Mambog po, sa Dasmariña, sa Salawag, sa Molino 3, Molino 4, at Pag-asa, pati po Molino 6 at San Nicolas po. Pagkatapos po nun, nung nag-away po nun, kasi nga, nag-away nun, alam niyo ni Daddy, binubugbog ako. Kahit itanong nyo pa po sa mga kapatid ko. Mama niyo? Opo. Nakikita po doon ng mga tao na binubugbog talaga ako. Alam yan ni Daddy, ma'am. Natutulog ako noon. Sasaksain na ba taon ni Mami na sumigaw ako? Di! Si Mami! Pagkatapos po noon, naasakay si Daddy pagbaba niya. Kinausap niya ako na magbabago na daw si Mama, si Mami. Sabi ko, oh sige. Tapos tumawag ako sa mga kapatid ko. Kung may pera sila, sabi nila, te, si Daddy nagpadala 40,000 kay Daddy. Sabi ko, grabe naman. Po 400 lang po yung pambili ko ng libro. Yung 400, hindi niya maibigay. Pero yung 40,000, kayang-kaya niyang ibigay kay Mommy. Eh, pambibili ko naman talaga, saka ipang babayad ko naman. Pagkatapos po nun, since hindi sila naniniwala, sabi ko, sige, dahil ganyan, mag-work na lang ako. Nag-working student po ako nun sa McDonald's. Nagalit sila. Bakit daw ako nag-working student? Sabi ko, paano kung hindi mag-working student? Hindi naman kayo nagbibigay. Alam nyo ba, ma'am, sa school, alam yan ng mga prof ko. Pati ng mga aklase ko, ultimo scientific calculator, hintayin ko sila dyan matapos lahat. Tapos manghihinam ako kung sino natapos. Pero pag tinanong nila ko, si mom pala father mo, ba't ganun? Sabi ko, ay, hindi ko, basta yun na lang eh. Sabi ko, tapos ayun po, nag-working student na lang po ako para meron akong pambili nun. Tapos si daddy, paghihingi ang po ng pambayad nun sa piyati, parang pilit pa po, sasabihin niya. Patago pa po yun, ah. May bababa po nakatrabaho ni Daddy, tapos ipapasabay niya doon kasi daw pag nalaman ng mama ko, magagalit sa kanya. Yung ito po yung pangalan nung kabit niya, Junel Arevaro. Sagot, kaya ko pa. Ikaw, kaya mo ba? Sagot ng nanay namin. Ayan mo. Dahil bakit pag nagsisex tayo, nagkaka-fever ako, di kaya napuwersa ako. Tapos sagot niya, ah, sorry ha. Oops, caps lock. Ayan po, marami po ito eh. Ayan po yung mother namin. Ito po yung kabit niya. Nakita daw po si Mami doon na may ibang kasamang lalaki po. Tapos, tinatanong kung hiwalay na ba kay Kuya Ramil. Eh, ang alam po, kasal po sila ng papa ko. You know, sinabi ni Idol na papapuntahin natin yung nanay niyo dito para magkaharap kayo at magkausap. Okay ba yun sa inyo? Okay po. Para both sides, makapakinggan natin kung ano yung panig ng nanay niyo. Kasama din yung tatay niyo. Okay po ba yun? Okay po.